Isang magaling na artista sa mga pelikula mula 1962 hanggang 2002. Ano nga ba ang dahilan kung bakit itong si Vic Vargas ay binawian ng buhay sa edad na 64? Ating alamin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Si Vic Vargas ay pinanganak noong March 28, 1939. Isang artista ng pelikulang Pilipino at magaling sa judo. Nung siya ay 17 taong gulang pa lamang, ay nagwagi na siya ng 3 kampyonato para sa judo dito sa Pilipinas. Natapos niya ang artikulo sa University of Santo Tomas at pagkatapos ay naging instructor sa physical education na nagtuturo ng martial arts sa University of the East. Si Vargas ay kinasal kay Rosana Zamora at mayroon silang anak na nagngangalang Basilio Anton Asuncion. Kalaunan ay nag-atubil siyang pumasok sa show business matapos niyang hamunin ng isang kaibigan at pagkatapos nag-debut siya sa pelikulang Diegong Tabak noong 1962. Kasama rin sa kanyang unang pelikula ang katambalang aktres na Pilipina na Josephine Estrada, partikular sa pelikulang Prinsipe Tulisan na ginawa ng BFA Records, kung saan isa siya sa mga artista na kumontrata nito. Bilang isang dalubhasa sa judo, ay naging isang judo instructor para sa isang programa sa telebisyon na ina-broadcast ng Channel 7. Nagbida rin siya sa maraming pelikula mula 1960 hanggang 2002. Napabilang siya sa ilang mga pelikula na genre, tulad ng aksyon at sexing komedya dahil na rin sa kanyang maitim na balat, figura at sa kanyang sex appeal. Noong 1971, nagbida siya sa pelikulang Pagdating sa Dulo na binuto ng pelikulang Pilipino bilang isa sa pinakamagandang pelikula noong 1970s. Sa pelikulang El Bebora, nanalo siya ng kanyang kauna-unahang Best Actors Awards na binigay ng mga organizers noong 1972 na Manila Film Festival. Nanalo ulit siya bilang Best Actor ng sumunod na taon sa parehong pagdiriwang para sa pelikula Nueva Vizcaya. Noong kalagitnaan ng 1970s, siya ay pinarehas kay Miss Universe Gloria Diaz noong 1969. Ang kanilang unang pelikula na magkasama ay ang pinakamagandang hype sa balat ng lupa na nagsimula sa isang wet and wild trend na sinihan sa Pilipinas. Nagbida rin ang tandem nila sa seri ng pelikulang Andres Disaya sa pelikulang In This Corner noong 1982 ng direktor ng Pilipino na si Lino Broca. Nakakuha siya ng nominasyon ng Urian Best Actor. Kilala rin siya sa pagiging isa sa mga unang artista na pumasok sa kilusang charismatic sa Pilipinas. Naging environmentalist siya matapos maging membro ng environmental group na Bantay Dagat sa Palawan. Ang isa sa kanyang huling pelikula ay ang Raha Humabon sa Bionic Films na lapu-lapo noong 2002 kasama si Lito Lapid. Dinaglaon siya ay namatay sa edad na 64 noong July 19, 2003 bago ang 15 araw matapos siyang ma-stroke at matumba dahil sa pagkawala ng malay. Sinugod siya sa San Juan Diyos Hospital sa Pasay City matapos magkaroon ng typhoid fever sa subik na nagdulot ng stroke sa kanya nang bumalik siya sa Maynila. Siya ay kinirimate at inilibing sa Sacred Heart Church sa Makati na kung saan nakahimlay ang katawan ng kanyang mga magulang. At iyan ang maiksing kwento na naging buhay ni Vic Vargas. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat!